Banal at mahabaging amang Diyos na makapangyarihan sa lahat at nang mamahal sa amin. Salamat po sa umagang ito, sa inyong pagbigay sa amin ng itong pagkakataon na nagtipon-tipon sa inyong harapan, kasama po yung mga minamahal po namin na kapatiran at Panginoon. Nandito po kami sa inyong harapan upang makinig ng inyong banal na salita at makibahagi ng banal na fellowship sa mga kasama po yung Panginoon. Samahan niyo po kami sa oras na ito upang maunawaan po namin ang inyong dakilang kalooban, upang makaroon po kami ng sigasig para sa inyong kalooban at dakilang gawain ng Panginoon. Bulan nung naligtas po kami hanggang sa oras na ito, patuloy niyo po kaming gabayan at ingatan sa pamamagitan ng makapangyarihan kamay. Salamat po sa inyong pag-ingat at pagpanubay sa aming lakad. Unit Panginoon, marami pa po kaming kulang sa aming pananampalataya. Mahina pa po ang aming yung pananampalataya at pagkakilala sa inyo. Tulungan niyo po kami, hawakan niyo po ang aming puso at isipan upang tumakbo kami patungo sa inyong kaluwalhatian. Yung mga kapatiran na hindi po nakakasama sa oras na ito, kahit nasaan man po sila, Panginoon, tulungan niyo rin po sila sa pamamagitan ng mahabagin at makapangyarihan kamay. Magmula sa simula hanggang sa katapusan ng itong gawain, Panginoon, kayo lamang po ang gumabay at tumulong sa bawat isa sa amin. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon, Hesu Kristo. Amen. So, buksan po natin ang ating Biblia. Philippians chapter 4, verse 2. Bagong tipan, Philippians chapter 4, verse 2. Philippians chapter 4, so magmula verse 2 hanggang verse 7 po, from verse 2 hanggang verse 7, magsalitan po tayo, ako muna, tapos kayo magbasa from chapter 2 verse hanggang chapter 7. Ako po muna, nakikiusap ako kina Eudias at Sintike, na makaisa sila ng pag-iisip sa Panginoon. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, magalak kayo. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. So, sa umagang ito, pag-aralan po natin tungkol sa aklat ng Pilipo, chapter 2. So, napakaganda po yung lesson po dito sa Philippians. Yung topic po, yung isang main title po dito ay yung mga tao na yung kanilang pangalan ay nasa aklat ng buhay.
yung aklat ng buhay. So, verse 3, nakita po natin, aklat ng buhay. So, sinabi po ni Apostle Pablo na yung ganitong brothers, sisters, yung kanilang pangalan ay nasa aklat ng buhay. So, ano pong ibig sabihin ng aklat ng buhay? So, kanyang pangalan po ay nakasulat sa aklat ng buhay. So, alam po natin na si Apostle Pablo, marami po siyang kamanggagawa sa kanyang ministry. So, marami po siyang kamanggagawa. Kaya lalo po sa mga epistle po ni Apostle Pablo, so nakikita po natin yung kanyang pangalan, kung sino po yung katulong ni Apostle Pablo sa kanyang ministeryo. So, ilagay po natin dito yung tali para balik-balik po tayo, bumabalik po tayo dito. Okay. So, magmula verse 2, so, nakikiusap ako kina Euodias at Sintike na makaisa sila ng pag-iisip sa Panginoon. So, ito po yung advice, ito po yung pagtuturo, Euodias at Sintike. So, kahit hindi po natin kilala po sila, pero bakit sabi niya po sa Pablo na makaisa kayo ng pag-iisip sa Panginoon? So, sa palagay ko, nagkaroon po sila ng problema. So, may TV sa baba? Di ba? Oh, kaya yung baby po sana sa baba sila, yung mga bata. Kasi na nagkakalimutan ko kung anong sasabihin pag narinig ko po yung mga sinasabi nila. So, nasana ko. Yung Euodias at Sintike, kahit wala po tayong information, pero yung ano po, pakikiusap po ni Apostle Pablo sa kanila ay makaisa kayo, makaisa. Ibig sabihin, so baka nag-away sila o nakaproblema sila, kaya ibang isip o ibang puso. May division sa church. Kaya sabi niya po sa Pablo, makaisa kayo ng pag-iisip sa Panginoon. So yun po yung unang advice po ni Apostle Pablo. Pangalawa po, verse 3, oo, nakikiusap din naman ako sa iyo. Tapat na katuwang sa pasanin ng inyong tulungan ang mga babaeng ito. So, yung sa iyo, sino po ito? Ito yung nakikiusap siya po sa Pablo sa mga Philippian brothers sisters. Tapat na katuwang sa pasanin. So, nung nakita ko po yung salitang ito, tapat na katuwang sa pasanin. May pasan. Sa ating Christian living po, maraming pasan. Maraming pasanin sa ating pamumuhay Kristiyano. Minsan, mabigat po yung ating pasanin. Lalo po sa ating church po, yung church po natin, Philippine Life for Mission, ay ano po ang focus po natin? Yung evangelism. Evangelism po yung focus po natin. Yun po yung pinaka-unahin po natin, evangelism. Kaya, hindi katulad po ng mga ibang churches, yung Life for Mission po ay maraming mga Bible seminar schedule. So, tama po ba? Tapos, maraming mga gawain. Kaya sa buong Philippine Life for Mission, di ba, meron po tayong summer retreat, new year retreat, tapos young adult retreat, leaders retreat. So, next week, ano pa po meron?
Samuel Academy. Samuel Academy po, ito po yung bagong umpisa. Yung pangalawa po ito. So last year, first Samuel Academy. This year, second. Yung Samuel Academy po, hindi po basta-basta makakasama. May exam. May entrance exam. So, kaya alam po ng mga young others high school kung ano po yung entrance exam category. So, nasa ano, nagme-memory voice po kayo yung young others and high school, senior high saka young others group po ay pwede makakasama. So yung kahit may entrance exam, bakit po may entrance exam doon sa Samuel Academy? Dahil yung mismong program po ay napakahirap. Memory verse testing, tapos yung mga evangelism, yung knowledge ng evangelism po ay kailangan pag-aralan during Samuel Academy. Yung mga memory verses ay tungkol sa session 1, Bible seminar session 1, session 2. Kaya maraming mga exam during Samuel Academy. Kung walang hangarin, mahirap. Kung walang hangarin sa salita ng Diyos, ay mahirap ito gawin. Pero last year po, napansin ko po yung unang Samuel Academy ng Philippine Life for Mission. So, napakaganda po ang pakilos ng Diyos. During the Samuel Academy, 3 days, so hindi ko po nakita po yung mga kabataan na yung cellphone nasa kanilang kamay. So, ano po nasa kanilang kamay? Yung memory verse. Yung memory verse po ay nasa kanilang kamay lagi. Kaya magmula madaling araw hanggang hating gabi, parang lubog na lubog sila sa words of God. So, doon ko po nakita yung future of the Philippine Life for Mission. Napakaliwanag yung future of Philippine Life for Mission. Yung mga young others group, 'di ba? Ngayon sa ating panahon, sobrang daming mga tukso sa salibutan. Sobrang daming temptation sa salibutan. Kaya yung mga young people po ngayon ay naliligaw. Addict sila sa cellphone, mga games, yung mga barkada, mga tropa. So, naliligaw po sila sa mga daming mga temptation sa salibutan. Pero yung mga kabataan na sumasama sa Samuel Academy ay yung kanilang hangarin. Sana gamitin ako ng Diyos. Sana gagamitin ako ng Diyos para sa kanyang maluwalhating layunin. So, nakikita ko po yung kanilang hangarin, yung kanilang pangarap. Bagong pangarap po yan, bagong pangarap. Yung dati po nilang pangarap ay magiging abogado ako, magiging engineer ako, magiging doctor ako, maging successful ako sa buhay. Yun po yung dati po nilang pangarap. Pero po yung mga bagong nilang pangarap, sana gagamitin ako ng Diyos. Sundalo, kawal sila ni Kristo. So, sa Tanawan Church, meron din po sumama, di ba? Meron din sumama sa Tanawan Church. Okay? Sino ba nakapasa? Sino po bang nakatanggap ng certificate? Wala. Pero okay lang. Itong this year ay another chance meron tayo. Kaya yung para matanggap mo yung certificate ng completion, dapat above 70% over 100. Kaya sana this year, okay, mayroon pong makakatanggap ng
certificate of completion. Kaya ba ng Tanawan Church yung others group? Kaya po ba? Kaya. So pwede rin top one. So may potential po sila. Kaya. So anyway, mga Samuel Academy, tapos sobrang daming mga gawain. Pati sa bawat church, maraming mga Bible seminar, Grand Bible Seminar, tapos mga every 2 years, every 2 months, every 3 months. Baka nag-iisip dito, Pastor, bakit ganun kadaming Bible Seminar? Ligtas na ako. Bakit kailangan pa umaten sa Bible Seminar pa ulit-ulit? So the same story, alam ko na yun. Yung Eden Garden, Noah's Ark, history ng Israel, yung mga science, 666, signs ng last day, mga sin ng gospel, nasa ulo na. Alam ko na yung mga story yan ng buong Bible Seminar. Maraming beses nakinig. Bakit kailangan pa umaten sa Bible Seminar at makinig? So yung Bible Seminar po ay unang target po, alam niyo po kung sino ang unang target ng Bible Seminar? Hindi po yung mga invitee. Hindi po yung mga invitee po yung unang target ng Bible Seminar. Yung mga members po, yung mga kapatiran, yun po yung unang target ng Bible Seminar. Bakit po? Una sa lahat, may 2 reasons bakit. Hindi lahat po ng mga nag-church sa Sunday, hindi lahat po ay ligtas. So, karamihan po ay ligtas. Pero, meron din pong mga umaatin sa church na hindi pa ligtas. So, baka iniisip, akala po nila, ay ligtas na ako, Pastor. Pero, sa ating pamumuhay, kung may faith po tayo, so dapat may bunga ng ating pananampalataya. Kung wala pong bunga, ano pong ibig sabihin? So, wala pang buhay. Kung wala pong bunga. Kung may buhay po, dapat lumalago, tapos pagkalipas ng panahon, so, dapat magbunga ng marami. Yun po yung normal na proseso ng isang buhay. Yung kaligtasan po ay hindi sapat po yung magandang testimony sa bibig. Huwag po tayo madaya ng ating testimony. Kailangan po natin makita yung bunga ng ating pananampalataya. Bunga. Kung walang bunga, delikado. Kapag isang bini nahulog sa lupa, tapos tumutubo, lumalago, lumalaki, at magbubunga ng marami. Yun po yung normal na proseso ng isang buhay. Isang tao po, kung ligtas na po, dapat tumingin sa taas, sa mga bagay na nasa taas. Panibagong nilalang kay Kristo Jesus, panibagong pangarap, panibagong layunin sa buhay. Yun po yung normal na pamumuhayin Kristiyano. Pero alam po natin, so hindi lahat po tayo ganun po yung mga panibagong buhay. Kaya kailangan po natin checkin yung ating sarili kung nasa tamang pananampalataya ako o hindi. So yun po yung unang reason. Bakit kailangan pa umaten po tayo sa Bible Seminar pa ulit-ulit para maging lubos na nakakatiya. Para suriin po yung ating sariling pananampalataya. Pangalawa po, so doon po, kay ligtas na po, pero habang tumatagal po tayo sa ating pamamang Kristiyano, lumalamig yung ating pananampalataya, lumalamig. Unti-unti nawawala po yung mga dating sigla, dating sigasik. Sa una, mainit, masigasik tayo, pero unti-unti lumalamig. Kailangan revival tayo,
kailangan. So, manumbalik po tayo sa unang puso, unang pag-ibig. So, paano? Sa pamamagitan ng Bible seminar. Sa pamamagitan ng Ebanghelyo, so, bumabalik po sa atin yung mga unang sigla, unang pag-ibig. Pag-ibig po doon sa cross ni Jesucristo. Ah, ganun pala, ganun kamahal ako ng Diyos. Kaya tuwing Bible seminar po, so kahit same story, kahit same message, pero iba-iba ang pagdating sa atin. Iba-iba yung pumapasok sa ating puso. Kaya yun po yung kailangan, yung pangalawang reason. Kaya unang target po ay brothers, sisters. Pagkatapos, pangalawang target po ay invitee, newcomers, baguhan. Kaya yung mga brothers, sisters, habang sumasama po tayo sa Bible seminar, kailangan din po isama, ipanalangin po yung mga newcomers, yung mga invitee po natin. So, yun po yung mga sakripisyo po natin para sa kaluluwa. So, mga isang buong taon, maraming Bible seminar tayo, Grand Bible Seminar, tapos yung mga Group Bible Seminar, mga House Bible Seminar. So, maraming trabaho, maraming schedule. Kaya, kung titingnan po natin yung ating monthly schedule, di ba, hindi lamang po Sunday, pati Wednesday, tapos cell group, fellowship, tapos mga Bible Academy, Young Adults Group Fellowship, High School Fellowship, yung Leaders Education. So, isang monthly schedule ay puno ng mga maraming schedule gawain. Kaya bakit kailangan po ganitong kadaming mga program? Yung trabaho po natin ay yung church po natin, yung Philippine Life for Mission, ay hindi po para sa fellowship lamang. Kung fellowship lamang po, so tayo lang mag-enjoy, masaya. Okay? Mag-enjoy po tayo. Pero yung trabaho po ng isang iglesia po ay hindi lamang po yung fellowship. Kailangan umabot tayo sa ibang mga kaluluwa. Kailangan po natin dalhin sila dito para makasama sila sa iglesia ng Panginoon, para makasama po sila sa church, sa kaharian ng Diyos. Kaya maraming mga schedule ng Bible seminar ay kailangan. So, sa totoo lang po, kaya hindi po natin handa yung ating puso sa ganitong kadaming mga gawain. So, maraming question. Sa Philippians chapter 3, so, Philippians chapter 3, verse 18. Babasahin ko po. Sapagkat marami ang mga lumalakad na siyang madalas kong sabihin sa inyo. At ngayon, sinasabi ko sa inyo na mga may pagluha na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Ang kanilang kahihinatnan ay kapahamakan, ang kanilang tiyan ang kanilang Diyos, at ang kanilang kahihiyan ang kanilang kapurihan na nakatuon ang isip sa mga bagay na makalupa. So, sinabi po ni Apostle Pablo, lumuluha ako dahil sa mga tao. Dahil kanino? Lumuluha po siya dahil sa mga lumalakad
para sa mga makalupang bagay. Lumuluha po si Apostle Pablo dahil sa mga kaaway ng cross ni Kristo. Kaaway ng cross. Sino po yung kaaway ng cross? Sino po yung kaaway ng cross? Okay. Okay. So, meron pong dalawang tao. Meron pong dalawang tao sa mundong ito. Isang grupo ay kaawa ng cross ni Kristo. Kaaway. Kaya lumalaban sila. Kaaway ng cross ni Kristo, anong ibig sabihin? Walang pakialam sa cross. So, ito po yung pinakamahalagang mensahe sa isang buhay ng tao. Pero maraming karamihan po ng mga tao ay walang pakialam sa cross. Walang pakialam sa cross. Ano ba ito? Cross. Ano po yung cross? Kamatayan. Kanyo ng kamatayan? Kamatayan po ni Jesus. Dito, anong nangyari dito? Anong nangyari dito? May namatay. Sino po yung namatay? Si Jesus. Dito, anong nangyari sa cross? Namatay si Jesus. Bakit po siya namatay sa cross? Para dalhin po tayo sa langit. Para dalhin po tayo sa langit. Hindi po para mag-enjoy pa tayo sa lupa. Yung lupang ito ay hindi po ito main stage. Yung lupang ito, yung langit, saka yung lupa dito ay hindi po ito main stage natin. Yung main stage po natin ay nasa langit. Pero dahil sa ating mga kasalanan, so nakablock. Nakablock po yung daan patungo sa langit. Sira na yung daan. Walang daan. So close na yung daan. Nakablock na yung daan patungo sa langit. Pero binuksan po ni Jesus yung daan. Sabi niya, I am the way. Binuksan po ni Jesus yung daan patungo sa langit sa pamamagitan ng kamatayan niya sa cross. Para makapunta po tayo sa langit. Si Jesus is the way. Okay? I'm the way. I'm the truth. I'm the life. Okay? Napakahalaga po, di ba? I am the way. I am the way. I am the truth. I am the life. Pero karamihan po ng mga tao, walang pakialam sa cross ni Jesus Kristo. Saan po sila focus? Yung mga bagay na makalupa. Yung mga bagay na makalupa, doon po sila yung focus. Kaya si Apostle Pablo, lumuluha po siya. Ang nakikita po ni Apostle Pablo ay hindi po nakikita ng ibang mga tao. Okay. Ibang uri ng mata. Ibang uri ng mata. Okay. Ano po ang nakikita po natin sa buhay? Ano po yung araw-araw nakikita po natin? Magmula pagkagising sa umaga, ano po yung una? Ano po yung una natin nakikita? Tinitingnan. Una pong tinitingnan. Habang buhay sa loob ng isang araw, ano po ang tinitingnan po natin? Ano po yung naririnig po natin? Patungkol sa makalangin na bagay o patungkol sa makalupang bagay? So, karamihan po ay karamihan po ng mga naririnig natin at nakikita po natin ay patungkol sa makalupang bagay. Kaya ganun din po yung ating takbo ng isip patungkol sa makalupang bagay. Verse 19, ang kanilang kahihinatnan ay kapahamakan. So,
Di ba, lumalakas po sila marami patungo sa pumapasok sila sa maluwang na pintuhan, lumalakas sila malapat na daan, pero patungo sa ano po? Kapahamakan. Kapahamakan. Yung kahihinatnan, yung dulo. Yung dulo ng dinadaanan po nila, yung dulo ng mga nilalakaran po nila ay kapahamakan. Hindi ito alam ng mga tao. Dulo. Mahala ko po yung dulo. Pag-isipa po natin yung ating ending. Saan po tayo patungo? Ito po yung mahalaga. Yung beginning, mahalaga. Pero mas mahalaga po yung ending. Kahit hindi maganda po yung beginning, pero pag maganda po yung ending, maganda po yung ending, ending story. Kahit maganda po yung umpisa, pero pag pangit yung ending story, pangit story yan, pangit. Dahil yung ending mo, yun po yung tuloy-tuloy sa langit. Yung ending po natin ay, yun po yung umpisa na sa langit. Yung ending po natin sa lupang ito, kahit papaano, yun po yung umpisa, magiging umpisa ng buhay na walang hanggan. Kahit anumang yung mga status natin sa dulo, yun po yung magiging tuloy-tuloy. Kaya ako din po, nagpo-pray po ako minsan. Di ba pag tumingon po tayo sa nakalipas ng panahon, maraming bagay na pinagsisihanan po natin. Ay, sana hindi ganun ako noon. Mali yung choice ko dati, ganito. Sana dapat ganito ako noon. Pero hindi po tayo pwede bumalik sa dati, sa nakalipas na panahon. Ang mahalaga po ay mangula ngayon. Kaya chapter 3, chapter 3, verse 13. Chapter 3, verse 13. Pwede po natin itong basahin. 3, 2, 1. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring naabot ko na. Unit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran. At itinutungo ang mga bagay na hinaharap. Yung mga bagay na nasa likuran ay wala tayong magagawa. Nakalipas na yung mga bagay na nasa likuran. Nakalipas na, wala tayong magagawa. Pero yung mga bagay na nasa hinaharap. So, ay pwede natin baguhin. So, may chance pa tayo, may chance pa. Buhay pa tayo. Yung oras po, yung oras na ibinibigay ng Diyos sa atin araw-araw, yun po yung pagkakataon. Chance. Another day, another chance. Paggigising, kung gigising po tayo, kung gigising pa tayo bukas, another day, salamat, another chance. So, may tanong po, bakit ibinibigay ng Diyos sa atin araw-araw? Ang Diyos po ang nagbibigay sa atin ng oras, tama po? Pag huminto yung ating puso ngayon, anong mangyari? Pag huminto. Kayo po ba nagpapatibok ng puso? Kayo po ba nagpapatibok? Hindi po. Sino po yung nagpapatibok ng ating puso? So, yung tanong ko sa iyo, sino po ba nagpapatulog sa atin? Sino po nagpapagising sa atin? Sino po yung nagpapatibok ng ating puso? Ang Diyos. May-ari po tayo. May-ari. Kung huminto na po tayo sa pagtibok ng puso, wala na tayo. Araw-araw, may purpose ng, may plano ng Diyos. Araw-araw. Walang isang oras na walang plano ng Diyos. Walang isang araw na walang plano ng Diyos. Marami po tayong plano. And ito yung gagawin ko. Ito yung gagawin ko. So, gigibahin ko yung dating kamalik. Doon ako at magtatayo ako ng mas malaking kamalik. Doon ko titipon yung lahat ng mga adi-adian ko.
magandang plano. Sinasabi po ng iba ay ganito, ganung bayan, pupunta ako at mangangalakal doon ng isang taon at kikita. So, magandang plano. Pero anong sabi ng Diyos sa kanila? Hangal, sa gabing ito, anong, saan mapupunta? Kung kukunin kita sa mamayang gabi, saan mapupunta yung mga bagay na inihanda mo? Ano ang inyong buhay? Isang singaw lang, isang singaw. Sa sandaling panahon, lumilitaw at pagkatapos, maglalaho. So, meron pa po tayong future. Yung hinaharap, tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Verse 14, nagpapatuloy ako tungo sa mitiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Mitiin. Mitiin. Ano pong ibig sabihin? Mitiin. So, naghahanap. Ano po yung hinahanap ng bagong silang baby? Ano po yung hinahanap ng mga baby? Gatas. Kahit hayop, kahit mga tuta, hanap na hanap sila ng suso ng mama. Pag nandito si mama, umahabol. Kahit baboy, na nung napunta ako sa probinsya, nakita ko isang baboy na maraming mga baby pig ay nagsususo. Kaya pinicturan ko. Sabi ko, saan kahit yung mga hayop, so minimiti nila yung suso ng mama. Mitiin. Mitiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya, verse 19 po, balik tayo, verse 19. Ang kanilang kahihinatnan, ending, ay kapahamakan. Ang kanilang tiyan, ang kanilang Diyos, ang kanilang kahihiyan, ang kanilang kapurihan. Na nakatuon ang isip sa mga bagay na makalupa. Pero yung ating pagkamamamayan ay nasa langit. Kaya sabi po ni Apostle Pablo, pagdating po ni Jesus Kristo, magbabago yung ating hamak na katawan at magiging katulad ng katawan ni Jesus Kristo. Yung ating hamak na katawan ay magbabago. Kaya chapter 4, verse 1, so, basahin din po natin ito. 3, 2, 1. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal at pinananambikan aking katuwaan at putong, magpakatibay kayo sa Panginoon, mga minamahal ko. So, kaya nga, chapter 4, verse 1, umpisa, kaya nga. So, ano pong ibig sabihin? Kaya nga. So, hanggang chapter 3, so, nakita po natin ganitong mga bagay-bagay. Yung mga teaching po ni Apostle Pablo. Lumuluha ako dahil sa mga lumalakad ayon sa para sa makalupang bagay lamang. Yung kanilang ending ay kapahamakan. Yung kanilang tiyan, yung kanilang diyus-diyusan. Yung tiyan lang lagi, iniisip nila kung anong kakainin. Tiyan yung kanilang diyus-diyusan. Yung kanilang kapurian ay yung kanilang magiging kanilang kahihiyan. Yung pag-isip nila nakatuon lamang sa mga makalupang bagay. Pero yung pagkamamayan ko ay nasa langit, hinihintay ko doon si Jesus Kristo, Panginoon, babalik. May pag-asa po tayo. Pagkatapos dito, Philippians chapter 4 verse 1, kaya nga, okay? Kung ganito po ang mangyari, ano ang dapat natin gawin? Ito po yung mga encouraging message. Kaya nga,
Ganito, ganito yung mga mangyayari. Ganito, ganito yung mga mahalagang bagay. Kaya nga mga kapatid kong minamahal at pinanabikan, aking katuwaan at putong. My joy, my crown, my beloved. Okay? Magpakatibay kayo sa Panginoon. Magpakatibay. So para magpakatibay po tayo sa Panginoon, ito po yung kailangan po natin gawin. Colossians chapter 4. Colossians chapter 4, verse 12. Binabati kayo ni Epaphras na isa sa inyo na alipin ni Kristo Jesus na siyang laging nakisikap para sa inyo sa kanyang pananalangin. Upang kayo'y tumayong saktal at lubos na nakakatiyak sa lahat ng kalooban ng Diyos. So, sabi po niya po sa Pablo, magpakatibay kayo, magpakatibay. Okay? Tibay, matibay. Okay? Yung ating pananampalataya dapat matibay, okay? Yung ating pananampalataya, matibay po o malambot pa? Malambot pa tayo. Malambot pa. Kaya minsan ginagalaw po tayo ng mga problema. Nanghihina tayo. Lumulubog tayo, mahina pa. Kaya kailangan din po tayong magpakatibay. Magpakatibay. Paano? Ito po yung panalangin po ni Epaphras. Epaphras po, in charge po siya, yung pastor po siya ng Colossian Church. Pastor po siya ng Colossian Church, Epaphras. Hindi lamang po yung Colossian Church po in charge niya. Pati Laodicea Church, saka Hierapolis Church. Parang tatlong area po yung nasa kanya, tatlong area. Kaya sobrang busy po siya. Sobrang busy sa kanyang mga pag-aalaga ng makapatiran sa Colossian, saka mga Laodicea, saka Hierapolis. Lagi po siyang nagsikap sa kanyang prayer para sa mga brothers sisters. Ano po yung panalangin po niya? Upang kayo'y tumayong saktal. So, tumayong saktal. Stand perfect. Okay. Tumayong saktal. Okay. Stand firm. Hindi siya ginagalaw. Okay. Sa ibabaw ng katotohanan. Okay. Stand firm. Stand fast. Okay. Habang tumatayo po tayo, pag malakas yung hangin, anong mangyari? So ginagalaw tayo, di ba? Ginagalaw. Kahit gusto kong tumayong saktal, pero kapag may alon ng problema, naapektuhan po ba tayo? Hindi? Apektuhan. Kahit gusto kong tumayong saktal, kahit gusto kong tumayong matibay, pero pagdating sa mga malakas na hangin, problema ng bagyo ng problema, okay, mga sakit, yung mga family problema, okay, sa trabaho, problema sa trabaho. Pagdating sa mga malakas na hangin, so, mahirap tumayong saktal. Ginagalaw pa. Tumayong saktal at lubos na nakakatiyak. Lubos na nakakatiyak sa lahat ng kalooban ng Diyos. Tiyak. Dapat tiyak po tayo. Kung hindi po tayo tiyak,
Anong mangyari? So, hindi po tuloy-tuloy tayo. Mga minsan, nandito. Okay? Pero, next month, wala na. Okay. Kung hindi po tayo nakakatiyak. Kaya, ito po, ito rin po yung prayer ko po para sa mga kapatid na dito. So, sana po, yung prayer ko po, sana isa-isa sa mga kapatiran ay magiging tiyak sa inyong pananampalataya. Tiyak. Pag once na narintindihan mo, ito yung totoo. Ito yung tama. Ito yung totoo. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Kahit anong mangyari, so kung nakakatiyak po tayong lubos sa kalooban ng Diyos, kung tiyak na po tayo, kahit anumang mangyari, tuloy-tuloy. Yun po yung isang taong lubos na nakakatiyak sa kalooban ng Diyos. Hindi po siya naliligaw o hindi po siya ginagalaw ng mga ibang teaching, ng mga problema, mga pagsubok. Huwag po natin asahan na kapag ligtas na tayo, magiging okay yung buhay. Wala pong ganon. Kahit ligtas na po tayo, pero yung mga problema sa buhay ay nandyan pa rin. Lalong dumadami po yung problema. Dati, walang pag-uusik sa atin, pero kapag ligtas na po, bukod pa doon sa dating problema, may patong na problema. Parang ganun po. Tama po? Mas mabigat po tayo compared sa dati. Kaya minsan may nagtatanong, Pastor, bakit ganun? Akala ko kung ligtas, nag-church ako, so wala nang sakit. Magiging okay yung buhay, sana ipanalangin mo ako para wala akong sakit. Okay. Para ipanalangin ako, Pastor, para sana walang problema sa familia namin. Pero sabi ko, brother or sisters, yung prayer ko ay hindi para sa mga makalupang blessing. Kahit ano mang, kahit saan sa Biblia, wala pong ganong promise ng Diyos. Kung ligtas ka na, wala ka ng sakit. Wala pong ganong promise sa Biblia. Kung ligtas ka na, kung anak ka ng Diyos, wala nang problema. Si Apostle Pablo, ano po yung sakit niya? So, di ba, so sinabi ko sa inyo, ano po yung sakit po ni Apostle Pablo? Sakit sa mata. Kaya ilang beses po siya nang nanalangin para wala po siyang sakit? Tatlong beses. Pero anong sinabi po ng Panginoon sa kanya? Sapat na. Sapat na ang biyaya ko para sa iyo. 2 Corinthians chapter 12, pangalawang Korinto chapter 12. Verse 8. Tatlong ulit akong nanalangin sa Panginoon tungkol dito na lumayo sana ito sa akin. Lumayo sana ito. Ano ito? Sakit sa akin. Tatlong beses. Subali sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. Sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging saktal sa kahinaan. Ako'y lalong magmamalaki na may galak sa aking kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. So
So upang manatili sa akin ang kapangyarihan ng Diyos, ano daw yung kailangan? Kailangan yung sakit. Para manatili po sa atin yung kapangyarihan ng Diyos, kailangan po natin yung kahinaan. Kung wala po tayong kahinaan, ano po yung kahilangan? Kahinaan? Problema natin yun, problema. Kung wala po tayong problema, so hindi po tayo umaasa sa Diyos. Hindi po tayo lumalapit sa Diyos. Hindi po tayo magtitiwala sa Diyos kung wala po tayong problema. Sa madaling salita, magpasalamat po tayo sa ating problema. Sa madaling salita. Ay, Pastor, paano? Magpasalamat tayo sa problema. Yung problema ay sakit. Nahirapan ako sa problema. Yun po yung mga ordinaryong mga takpo ng isip. Nahirapan sa mga problema. Kaya pagdating sa mga problema, umiiyak sila, di ba? So, nagiging panic sila, nagiging panic. Anong gagawin ko? Doon po lumalabas yung ating totoong pananampalataya. Kapag Sunday, ganitong oras, mga nagkikinig po tayo ng Sunday sermon, so, enjoy po tayo sa fellowship. So, ito po yung charging time. Charging time. Pero yung ating totoong pananampalataya ay lumalabas doon sa pagdating sa problema. Pagdating sa mga problema po, doon po lumalabas yung ating totoong puso, totoong pananampalataya. Kung meron po tayong pananampalataya, sabi po dito, lalong lumalapit sa Panginoon dahil sa kahinaan. Kaya verse 10, kaya alang-alang kay Kristo, ako ay nasisiyahan sa mga kahinaan, paglait, kahirapan, pag-uusik, at mga sakuna. Sapagkat kapag ako ay mahina, ako ngay malakas. Ito po yung tinatawag na paradox. Yung paradox. Parang yung dalawang sentence ay conflict. Mahina, ako ngayon malakas. Parang conflict po itong dalawa. Kapag ako ay mahina, ako ngayon malakas. Paano? Mahina, malakas, sabay-sabay. Maari po ba ito? Mahina, mahinang malakas? O malakas na mahina? Paano ito? Magkakasabay yung dalawa. Pag-isipan po natin. Pag-isipan po natin mabuti, paano itong dalawa, kahinaan at kapangyarihan ay makakasama? Yung kahinaan po, ayaw ng tao. Yung kahinaan, yung problema, ito po yung ayaw ng mga tao. Sana wala ito sa buhay ko. Pero sabi ng Diyos, kung wala kang kahinaan, walang kapangyarihan ko sa inyo. Okay lang ba sa iyo kahit wala kang kahit hindi ka tinutulungan, kahit hindi kita tinutulungan? Okay ba sa iyo? Ay, hindi po. Kailangan ko tulungan. Kailangan ko yung kapangyarihan. Kaya nga, huwag mong alisin ang kahinaan ko. Huwag mong alisin yung kahinaan ko. Kailangan ko yan para manatili sa akin ang kapangyarihan mo. So, balik po tayo sa Colossians chapter 4. Yung panalangin po ni Epaphras, okay? Uulitin ko po yung panalangin po ni Epaphras para sa mga kapatiran, members. Ito rin po yung prayer ko para sa inyo. Okay. Kahit hindi marami. Okay. Kasi po yung mga yung nakatagong kayamanan ay hindi marami, konti. Hindi marami, konti.
Konti lang po yung naghahanap ng katotohanan, hindi po marami. So, gusto ng Diyos, ninanais po ng Diyos, lahat ng tao ay maligtas. Pero hindi po lahat maliligtas. Sabi sa Biblia, narrow gate, narrow way. Konti lang makakatakpo nyo. Sa mata, doon sa mata ng mga naghahanap ng makalupang blessing, yung hidden treasure, hindi po nila nakikita po ito. Hindi sila nakakakita ng hidden treasure. Sayang. Nasa church po sila, pero hindi po nila nakikita yung hidden treasure. Ibang mata. Yung mga naghahanap ng katotohanan, mayroon po silang mata na nakakakita ng hidden treasure sa katotohanan. Kaya pag nakita po nila, doon po sila tumatayong saktal, doon po sila tumatayong tibay, nakakatiyak po sila sa kalooban ng Diyos, kaya hindi po sila umaalis doon, tuloy-tuloy. Sila po yung mga pumapasok sa narrow gate at dumataan sa narrow way patungo sa buhay. Sana maging ganito din po tayong mga brothers and sisters. Chapter 13, verse 13, sapagkat nagpapatotoo ako para sa kanya na siya'y labis na nagpagal para sa inyo at sa mga nasa Laodicea at sa mga nasa Hierapolis. So, sabi po ni Apostle Pablo, alam ko na ikaw, yung Epaphras ay pagod na pagod. Sa daming mga ministry, sa daming mga ginagawa para sa iyo, para sa mga Colossian Church, para din sa mga Laodicea Church, para din sa mga Hierapolis Church. Alam ko na yan. Binabati kayo ni Epaphras, yung pastor ninyo. So, balik po tayo sa Philippians chapter 4. Kaya nga, ito po ay so, nung pinag-aralan ko po yung Tagalog, ito yung pinakamahirap na hindi mahirap. Sa akin, ito po yung interesting sa akin, yung salitang, yung words ito. Anong pronunciation? Nga. So, anong meaning? Anong ibig sabihin nga? Oo, anong ibig sabihin? Yes. Pag dagdag nga, anong ibig sabihin? Yes. Oh nga. Hindi, no, di ba? Pag dagdag nga, hindi nga. Nga, parang, consent, yung stress, stressing words. Kapag yung meaning, so pinapalaki yung meaning. Oo, normal lang. Oo nga. Oo. Hindi, normal lang. Pero hindi nga, so hindi. Kaya, plus nga, anong ibig sabihin? Kaya nga, dapat ganito. Tama ba? Kaya nga. Tama yung mga sinabi ko kanina. Totoo yan. Dapat tumingin ka sa langit.
Huwag kang tumingin sa babalang. Okay? Huwag kang lumakad ayon sa makalupang paraan. Yung ending ay kapahamakan. Yung tiyan nila ay Diyos-Diyosan nila. Okay? Yung kapurihan po nila, matalino sila, mayaman sila, magiging walang kabuluhan yan. Mapapahiya sila doon sa kanilang dating kapurihan. Yung successful po buhay nila ay magiging makahihiyan po nila. Yung ating citizenship ay nasa langit. So, doon ko hinihintay yung Panginoon, babalik po siya. Pagbalik po ng Panginoon, babaguhin po niya yung ating hamang na katawan, hamag na buhay. Dadalin niya tayo sa kaharian ng Diyos. Kaya nga, magpakatibay kayo sa Panginoon. Huwag kayong ginagalaw ng mga problema. Oo nga, tama. Kayong mga Koreano po, nahirapan sila mag-pronunciation. Nga, wala pong kaming ganong pronunciation. Nga. Tingnan po natin yung mga expression ni Apostle Pablo, yung mga kapatiran ng Philippian Church. Kapatid kong minamahal, hindi normal na kapatid. Kapatid kong minamahal, pinanabikan. Anong ibig sabihin pinanabikan? Ano po sa madaling Tagalog? Miss na miss kita. Namimiss kong kapatid, minamahal kong kapatid, namimiss kong kapatid, aking katuwaan, aking putong. You are my joy, you are my crown, you are my glory. Sa tingin ko, ito po yung pinaka best expression na pwede magawa ng isang tao sa ibang mga minamahal. Halimbawa, pag sinusulat ko yung mga kapatiran sa ng Tanawan Church, brothers, sisters. Halimbawa, kapag nasa Korea ako, tapos nagsisend po ako sa inyo, mga kapatiran kong Brother Warren, kapatid kong minamahal, miss na kita, you are my joy, you are my crown. Kung ganon, anong maramdaman mo? Ay, bakit ganito, Pastor? Anong sasabihin niya sa akin? Napaka-special expression po ito. So, my beloved, namimiss kita, you are my joy, Kaya yung puso po niya po sa Pablo ay nasa mga brothers, sisters ng Philippian Church. Ganong kamahal po nila ni Apostle Pablo. Ganong ka-close po yung fellowship po nila. Ganong ka-close. Apostle Pablo saka Philippian Church brothers, sisters. Okay. Tapos, ano po yung advice ni Apostle Pablo? Magpakatibay kayo. Dahil, napakahalaga yun. Mga minamahal ko. Kaya, verse 2 and 3, nakikiusap ako kina Yudia at Sintike. Sila po yung membro ng Philippian Church. Narinig po, nabalitan po ni Apostle Pablo na nakaproblema silang dalawa. Nag-away sila sa church. So, kaya, maaari po isang mga Yudia, sinasabi niya, ayoko na mag-church dahil kay Sintike. Grabe yung sabi niya sa akin. Ayoko na mag-church dahil kay Eotia. Hindi maganda yung sinabi niya sa akin. Ayoko na mag-church dahil sa kanya, dahil sa ganitong brother, dahil sa ganyang brother. Nalungkot po si Apostle Pablo. Nung nabalintan po ni Apostle Pablo ganitong mga sitwasyon, nalungkot. Kaya nabanggit po yung pangalan po nilang dalawa sa kanyang pagbati.
nakikiusap ako sa kanilang dalawa. So, nakikiusap, hindi po siya nag-utos. Iba po yung utos sa kayong pakikiusap. Nakikiusap ako sa kanilang dalawa, makaisa sila sa pag-iisip sa Panginoon. Para makaisa po tayo sa Panginoon, so anong uri ng puso kailangan? Anong uring puso? So yung puso kailangan po natin, ganito yung puso, chapter 2, Philippians chapter 2. Chapter 2, verse 2. Alubusin ninyo ang aking tuwa sa pagkakaroon ng ganun din pag-iisip, mataklay ng ganun din pag-iisip, pag-ibig na makaisa ng diwa, may isa lamang pag-iisip. May isa lamang pag-iisip. Diba, iba-iba yung ating pag-iisip. Maraming ulo dito, maraming ulo. So, kahit ilang po yung ulo dito, ganun kadami yung isip. Ganun kadaming mga opinion, ganun kadaming mga idea. Iba-iba yung isip natin. Paano makaisa po tayo sa ating pag-iisip? Iba-iba yung ating mga background. Paano makaisa po tayo sa ating pag-iisip? Verse 3, huwag ninyong gawin ang anuman sa pagpapaliksahan o pagmamataas, kundi sa kababaan. Ituring na ang iba ay higit na mabuti kaysa inyong sarili. Ito po yung unang kailangan. Ituring mo ang iba higit na mabuti kaysa inyong sarili. Ikaw, sila ay mas mabuti sila sa inyo. Yung iba, mas mabuti sa inyong sarili. Humble mind po ito, humble mind. Kung iniisip po natin, mas mabuti ako sa kanila. Sila, mas mababa sa akin. Mas magaling ako sa kanila. Mas mabuti ako sa kanila. Kung ganun po yung takpo ng isip, mahirap makaisa. Away na away. Pamataas yung boses nila. Makiganon, dapat ganito, magiganon, dapat ganito. Mahirap makaisa po sa ganong mga takpo ng isip. Verse 5, makaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman. Ganitong uri ng pag-iisip daw kailangan. Anong uri ng pag-iisip po ito? Verse 6, siya bagaman nasa anyo ng Diyos, hindi na itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ng pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubara niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. At palipasan nagtakpuan sa anyo ng tao, siya ay nakpakababa sa kanyang sarili, naging masunurin hanggang sa kamatayan, naging sa kamatayan man sa krus. Nagpakababa. Nagpakababa ng sarili. Yun po yung perfectong example ng pag-iisip na kailangan po natin. Paano maging isa po tayo sa ating pag-iisip? Kung matuto po tayo ng pag-iisip ng Panginoon, so pwede na madali po tayong maging isa. Hinubaran po niya, ibinaba po niya yung kanyang sarili. Hinubaran po niya yung kanyang sarili. Kinuha po niyang alipin. Anong alipin? Yung alipin, anong ibig sabihin alipin? Servant, isang tagapaglingkod, hindi po tagapag-utos. Yung servant spirit, yung servant mind. Nasa baba ako. So paano paglingkuran sila? Anong gagawin ko para sa kanila? Yung kapakanan ng iba, hindi po yung kapakanan kong sarili. Paano makapaglingkod ako sa kanila? So, chapter
4. Verse 2. Kaya pagdating po natin sa langit, makikita po natin itong dalawa, Euodia at Syntyche. Mag-fellowship tayo. Anong nangyari sa inyong dalawa? Bakit sabi ni Apostle Pablo sa inyo na makaisa? Pero sa totoo lang po, yung verse 2 ito po ay nangyari sa lahat ng churches. Minsan ako din po ay nagiging Euodias. Ako din po ay Syntyche. Kung ganun po yung sabi po ni Apostle Pablo sa kanyang dalawa ay sinasabi ngayon sa aking sarili. Makaisa kayo ng pag-iisip sa Panginoon. Yung pag-iisip ng Panginoon. Nasa sobrang taas po yung position po ng Diyos, position po ng Panginoon, hinubaran po niya yung kanyang sarili. So napakababa siya. Okay. Naging anyo ng alipin, naglingkot, sumunod, masunurin hanggang sa kamatayan. Yun po yung pag-iisip ng Panginoon, hanggang sa kamatayan. Tapos verse 3 po, nakikiusap din naman ako sa inyo, tapat na katuwang sa pasanin na inyong tulungan ang mga babaeng ito. So, naalala po ni Apostle Pablo yung mga babae. Sisters po ito, sisters, yung mga babae. Sinabi po ni Apostle Pablo, tulungan ninyo yung mga babaeng ito. Tulungan po ninyo yung babaeng ito. Sino po sila? Sapagkat sila nakasama ko sa Ebanghelyo. Hindi po niya kailanman sinasabi sa salita, sa Biblia, tulungan mo ako. Never niya sinabi sa mga kapatiran, tulungan mo ako. Sinabi po ni Apostle Pablo lagi, okay lang ako, okay. Sapat na sa akin. Sapat na. Okay. Sanay na ako sa gutom, sanay na ako sa kasaganaan, sanay na ako sa sakit. Kahit ano man okay, kontento na ako. Natuto akong masiyahan, natuto akong makontento sa anumang sitwasyon. Okay na sa akin. Pero sinabi po ni Apostle Pablo, sila ay tulungan niyo sila. Yung mga babaeng ito, nagpagay sila kasama ko sa Ebanghelyo. So, pago sila. Nagpago sila para sa Ebanghelyo. So, hindi po detail na kasulat dito kung anong sitwasyon po nila, pero alam po na pwede natin maisip na nahirapan sila ngayon, yung mga sisters, nahirapan. Sa financially, so, mga ganon. Kaya sabi po ni Apostle Pablo, sila, tulungan ninyo, sila. Yung mga babae, yung mga sisters. Lalo po yung mga sisters, di ba? So, lalong kailangan po yung tulong. Kaya may question po ako, bakit wala dito, brother? Bakit babae lang nabanggit niya? Siguro, maaari po, balo sila, maaari, may edad po sila, kaya kailangan po yung tulong. Dati, nagsakripisyo sila para sa Ebanghelyo. At kasama rin naman ni Clemente. So, si Clemente at ng ibang aking mga kamanggagawa na ang kanilang pangalan ay nasa Aklat ng Buhay. Yung mga babaeng nagpagal para sa Ebanghelyo, si Clemente, ibang mga aking mga kamanggagawa, tulungan nyo sila. Tulungan nyo po sila. Yung kanilang pangalan ay nasa Aklat ng Buhay. Anong ibig sabihin? Nasa Aklat ng Buhay?
sure na ako na sila ay ligtas na. Okay. Yung kanilang pangalan ay nasa aklat ng buhay. Sila po ay totoong Kristiyano. Sila ay tunay na Kristiyano. Sila ay tunay na kamanggagawa ng Diyos. Okay. Nasa aklat ng buhay yung kanilang pangalan. Mahirap po ito masabi ko. Mahirap ko masabi na sino-sino dito ay sure na ligtas. Hindi pwede masabi ganun. Kasi po sa minsan po isang tao mahirap magsabi ganitong mga bagay. Pero si Apostle Pablo nabanggit po niya dito yung kanilang pangalan ay nasa langit na. Sure na. Ganong katiyak po yung mga fellowship po nila. Ganong kaganda po yung fellowship po nila. Yung kanilang fellowship, hindi lamang sa bibig. Kilala po nila yung bawat isa, kilala. Na-experience po nila yung kanilang mga sakripisyo. Nakita po nila yung kanilang puso. Walang daya doon. Totoong-totoo yung kanilang fellowship sa harap ng Diyos. Kaya sabi niya, nasa aklat ang buhay, yung kanilang pangalan. Kaya tulungan niyo sila. Kaya napakaganda po yung puso po ni yung fellowship po nila, yung puso po ni Apostle Pablo para sa mga Philippian Church brothers and sisters. Revelation chapter so aklat ng buhay, so para makita po natin kung gaano kahalaga po yung aklat ng buhay. Revelation chapter 20 verse 15, basahin po natin. 3, 2, 1. At ang sino man hindi natagpuan na kasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Ganong kahalaga po yung aklat ng buhay, the book of life. Yung pangalan po ninyo, yung pangalan po natin ay nakasulat po ba sa aklat ng buhay? Kayo po ang nakakasagot. Kayo po ang nakakaalam. Hindi ko po masabi kung sino-sino yung pangalan po nila ay nakasulat sa aklat ng buhay. Pero paano po sinabi ni Apostle Pablo mga ganung bagay? Yung kanilang pangalan ay nasa aklat ng buhay. Ganong katiyak ni Apostle Pablo, okay, yung pananampalataya ng kanyang mga kamanggagawa. Nakita po ni Apostle Pablo ang pakilos ng Diyos sa kanilang buhay, sa kanilang sakripisyo. Kaya sure na sure si Apostle Pablo sa kanilang pananampalataya. So, ngayon po, so pinag-aralan po natin tungkol sa isang bahagi ng sulat niya po sa Pablo para sa Philippian Church. So, kaya napakaganda po yung fellowship po nila ni Apostle Pablo saka yung Philippian Church brothers and sisters. Kaya, so, ito din po nangyari sa ating panahon, sa mga churches. So, kumikilos din po ang Diyos. Kaya, sana po, anumang nakikita po natin sa Biblia, anumang nakikita po, binabasa po natin sa Biblia, natutunan po natin sa Biblia, so, yun po ang gawin po natin target. Kahit minsan na disappointed po tayo sa mga nangyayari sa akin,
o sa mga ibang brothers sisters. So, wag po tayo maapektuhan ng masyado. Bakit po? Yung ating target, yung ating example, yung ating yung target, yung ating modelo, example, halimbawa ay nasa Biblia. Okay. Yung mga bagay na, yung mga nangyayari na problema, hayaan na lang, hayaan. Huwag po kayo maapektado ng mga problema. Hayaan na lang mangyari yon. Ang mahalaga po ay ikaw. Okay. Tunay ba yung ating pananampalataya? Tunay ba yung ating pananampalataya ko? Yun po yung pinakamahalagang question. Totoo ba akong ligtas? Yung ibang tao, so huwag masyadong makialam. Yung pananampalataya mo ay totoo ba? Tunay ba? Kung tunay yung pananampalataya, so nakikita na ba natin yung bunga ng ating pananampalataya? Lumalago ba ako sa aking pananampalataya at pagkakilala? Yun po yung mahalagang question. Yung ating target ay yung mga maunang Kristiyano sa Biblia, yung mga apostles, yung mga daming example, magandang example sa Biblia. Sila po ay tularan po natin, gayahin po natin. Okay. So kung ganun po, pagkalipas ng panahon sa ating pamumuhay Kristiyano, so malapit po tayo sa Panginoon. Malapit. So yung sana mangyari sa atin. Let's pray, manalangin po. Salamat po Panginoon sa oras na ito, sa pagbibigay niyo po sa amin ng inyong mensahe para sa bawat isa sa amin. Nakita po namin kung gaano kaganda ang fellowship ni Apostle Pablo sa mga kapatiran ng Philippian churches. Naniniwala po kami na kumikilos pa rin po ang Panginoon sa aming panahon, sa aming churches, sa bawat isa sa amin dito. Patuloy niyo po kami ingatan at gabayan upang lumago po kami sa aming pagkakilala sa inyo. Yung mga, kung meron po dito Panginoon, yung mga kapatiran na hindi pa tiyak sa kanilang kaligtasan o hindi pa nakikita ang bunga ng pananampalataya nila sa kanilang pamumuhay, tulungan niyo po sila Panginoon upang maging tiyak po sila sa kanilang pananampalataya at makakita ng pagkilos ng Panginoon sa kanilang pamumuhay. Ipinagtitiwalaan po namin ang buong buhay po namin sa inyong mahabagin at makapangyarihan kamay. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon, Hesus Kristo. Amen. Okay, salamat po.